Wow. Punong-puno ng shrimp yung loob ng hakaw. Ano? May buto to eh. May buto, di ba? Sobrang tender and juicy. Spare ribs. Tausi? Pork tausi? Pork tausi spare ribs. And guys, pork tausi spare ribs. I need to do para sa... Sobrang sarap. Yung sauce pa lang may lasa na. Solid. Rice. Sa iba ba walang lasa yung ganyan? Sa iba? Sa konti. Konti lang. Talagang parang mantika. Parang pinag-steaman lang. Ito pa lang drink natin. Sobrang sarap. Black gulaman. Solid. Winter draw. Siksik yung laman. Vermicelli. Parang kaiba ko ng burger. Ano rin siya, parang yung lasa niya parang savory taste. Parang nalatabangan ako ng konti. Kasi sinasaw-saw yan sa ano, soy sauce and chili oil. Good evening, guys. Noodles and chili. Ngayong gabi, pumunta tayo dito sa bagong bukas lang na Eat Fresh dito sa Katipunan. Tinikman natin yung mga dim sum nila. Although hindi tayo tumikim nga ng rice dahil gabi na, ay alam nyo naman tayo medyo health conscious na tayo ngayon. Ayaw natin mag-rice kapag kagabi. No? So, ang in-order natin, kapalit ng rice, parang pansit siya. Hindi ko mabigkas yung ano eh, yung noodles pala, sorry. Hindi ko mabigkas yung pangalan, parang char-shu-to, parang ganun. So, okay naman din siya, nakakabusog rin. Kaso, nandun yung favorite kong gulay eh, kaya medyo hindi ko masyado na-appreciate yung ano, ang tawag yun sa favorite togi. Kong gulay, babe? Yung togi. Ayun, hindi ko masyado na-appreciate. Pero okay naman, nakain ko naman. Umorder kami noon, isang good for two na yun, good for two, or kung pwede rin good for three, parang marami pa nga eh. Then, umorder din kami ng hakaw, bali dalawang hakaw in order namin, 3 pieces yung laman. So, talagang, 4 pieces each. 4 ba? 4, sorry naman, sorry. 4 pieces yung laman nung isang ano lagayan. So bale dalawang hakaw tapos isang bean curd na order, 3 piraso yung bean curd and then yung pork tausi spare ribs. Pork tausi spare ribs yung isa. So okay naman yung bill namin umabot lang ng 1,165. At sulit na rin dahil masarap. Talagang parang nasa Hong Kong yung datingan mo eh. Pagka, parang natikman mo yung Hong Kong pag kumain ka dyan. So yun yung masasabi kong comment. Actually, mura na siya sa 1,165. Oh, kasi na. Kasama One. Na dun yung dalawang black gulaman natin. May black gulaman pa nga pala tayo. Tapos yung coffee ko pa, 95. Pero yung in-order kong black gulaman shake, lasang ano siya, parang gamot na may gatas. Pero pwede na. Ito pa isa pala. 95 pesos each, kaya pala naging 1,165. Kung wala pala itong dalawang coffee na to, so nasa 900 lang yung bill. No? So, okay na rin. Good na rin. Dalawa kayo kung gusto nyo kumain, wala pa 1,000. Pasok to. Okay itong Eat Fresh. Masarap din. Overall, nagustuhan ko yung hakaw kasi siksik na siksik, ang daming laman. Hindi lang siguro mga 1 pirasong hipon yung laman, parang mga 3-4 na piraso, no? Nabigat yung timbang ng hakaw nila. Yun yung nagustuhan ko. When it comes to bean curd naman, nakatikim na kasi ako na ibang pang bean curd. Medyo matabang yung bean curd nila. Pero pwede na rin. Pasok din sa akin. Ang hindi naman natikman yung laksa. Kasi yung laksa mukhang okay din kasi nakita ko sa ibang mga table, meron silang container parang yung sa Bugis yung kinainan namin dati. Pero overall sa akin, siguro 4 over 5. Ganon sa akin. So okay yun. Good din yung price. Okay yung ambience. Service, mabait din yung mga staff nila. So, good job kay Eat Fresh. At keep up the good work. So, yun lang naman yung masasabi ko sa
sa pagkain namin dito sa Eat Fresh. So, pwede nyo i-try, pwede nyo puntahan dito. Wala namang kailangang vaccine card bago pumasok. Basta vaccinated siguro kayo, pwede na, hindi naman kami hinanapan. Yun lang naman, so makakapasok kayo dyan, so, walang problema. Siya yung dating, ano, kung alam niyo yung Tokyo Bubble sa Katipunan, siya yun. Siya yung dating Tokyo Bubble. Saka yung sa Katips, katabi niya yung Katips. Yun nga lang, sarado na rin yung Katips. So yun lang guys. Until our next food adventure, this is Drake from Biyahe ni Drake saying, always wear your mask, be safe, and stay safe. Please like if you like the video, subscribe, and share na rin sa mga friends niyo. Magkakaroon pa tayo ng maraming adventures. Eating, traveling, fishing, kung ano-ano. Yung mga hobbies, syempre. So, bye-bye guys. Ingat palagi.